sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat ko papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asang na makamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo, si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo nakikita siya ngay-
Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-uupapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ng gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot pagkaay sa gana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa sa dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot ng mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanpaman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng hiyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magilis siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Tumayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipimigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mamayaman sa mga pinagharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman."
Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya sila'y nagtanungan kung kayo'y sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Narinig na po natin marahil makailang beses ang kwento ito ng makipagtagpo ang isang mayaman at ng ating Panginoon si Kristo lumuhod sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin na maangkin ang buhay na walang hanggan. Hindi natin lubos na malaman siguro ang buong kalooban ng taong mayaman na ito. Marahil ang kanyang pagtingin ng buhay na walang hanggan ay kung anong kanyang naranasan sa kanyang yaman. Marami po sa atin na halimbawa ay mayaman na madalas nating marinig, lalo na ang kanilang pinanggilingan ay hirap at danas ng kahirapan at sasabihin nila, ayoko nang bumalik sa aking pinagdaanan, ayoko nang bumalik sa aking kung ano man ang karanasan kong paghirap. Halos lahat po ng mga yumaman ayaw nang bumalik. Mas gusto na nila maging sa kanilang anak at gusto nilang ayaw maranasan yung hirap. Marahil ito yung tukso ng mayaman na ito. Hindi pa siguro kung papaanong ang buhay, ang pananahan ng Diyos, ang kanyang maranasan ng lubos na kagalakan, kundi papaano pa siguro mananatili sa kanya ang yaman ng buhay na walang hanggan. Sisters and brothers, we have to understand that many of what we ask, ang madalas po nating hinihingi kung di natin ito consciously at we are not aware po, lahat marahil ay accessories. Gusto mo ng yaman, gusto mo ng kotse, gusto mo ng ganitong bagay, gusto, pero nakakalimutan natin ang lalim ng atin mismong buhay na hindi na natin nakikita dahil marami po maging sa mga mayayaman ay bakit dumudulog pa rin sila sa Diyos dahil naghahanap pa rin sila ng kagalakan, katuparan at ganap ng kanilang buhay. Napakatalinghaga. Tayo po'y naglalakbay sa mundong ito. At sa ating paglalakbay, meron tayong tunguhin. Kaya nga lang po, madami sa atin na talagang gusto nang pumunta kaagad sa tunguhin na ito at ayaw nating makita o pagdaanan yung proseso ng ating tutunguhin. Na tulad po halimbawa na gustong-gusto natin ng bulaklak. Gusto natin pumunta kaagad ng dangwa. Pero hindi natin nakikita na sa proseso ng makita at maamoy natin ang bulaklat at mahawakan, meron po niyang pinagdaanan. Merong nilalagyan ng abuno, pinagdidiligan, pinasikatan ng araw at lahat pong iyan ay hindi po iyan automatic. You have to go through the process. Marami po sa atin ayaw nang dumaan sa prosesong ito dahil alam po natin mahirap ito, magiging magsakripisyo tayo. Kung kaya't gusto ka agad ang ma-overtake na maabating natin ang dulo nito. Madalas po nating tukso sa ating buhay. Siya po ay dumulog sa ating Panginoon sa Kristo at tinanong, di nyo ba po napapansin na minsan sa ating pagtatanong, alam din po natin yung ating isasagot. Pero ayaw nating itong gawin. Dahil we are being possessed of what we are having our own possession. Tayo po ay nakagapos sa ating posisyon. Posisyon man ito ng kapangyarihan, pag ikaw ay nakahawak na, marami nang ayaw kumalas. Yaman man ito, tulad ng aking nabanggit, ayaw nang kumalas, kailangang mananatili ito. Kung anumang bagay, many times, we continue to ask, parang hindi pa rin ako masaya, parang meron pa ako. Because many times also,
we are being possessed of our own possession, kaya hindi tayo nakalubusang makaranas ng kalubos na kagalakan, pananahan ng Diyos na meron pa tayong ibang hinahanap. Tulad nga po ng minsang sinabi ni San Agustin, na ito din po ay sinasabi din ni San Antonio, that our hearts is restless until we rest in God. Tayo po ay hindi makapagpahinga ang ating mga puso hanggat hindi ito mananahan sa Diyos. Kung atin pong titingnan, what we are aiming for, kung ano yung ating mga ambisyon, meron po itong kaakibat na mga struggles. The more you ask for this, the more you continue to struggle for this. Kung inyo pong naobserbahan. So ibig sabihin, hindi po hiwalay kung ano man yung pong gusto ninyong makamit sa buhay, where in fact, ang gustong makamit nito sa buhay, na sabi ko nga, most of these are just accessories to life and that's not really pertain to what life is. And that life that we have to be retained in this, that God is in us. Kaya kahit anong struggle mo, parang napapagod ka. Kahit na anong dinadanas mong tiyaga at gano'n paman, parang hindi ka pa rin nakukontento dahil hindi mananahan ang Diyos sa iyo. Ano po ang hamon sa atin? Dahil nung sinabihan ng ating Panginoon Jesucristo, nasunod mo ng lahat, ang 10 utos, mula pa naman. Isa na lang ang kailangan mo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipagbigay. So sa hinahangad niyang kagalakan, ang makamit ang buhay na walang hanggan, siya'y umalis na lungkot. Alam na po natin dahil ayaw niyang bitiwan ang kanyang yaman, kung kaya't hindi siya malaya. Kung atin pong titingnan, ang lahat ng buhay ng mga banal, sila po ay nagiging malaya, nakamit ang kagalakang lubos at pananahan ng Diyos sa kanilang buhay nang dahil na ibigay nila kung ano ang kanilang nakagapos sa kanilang buhay. Iba-iba po tayo ng pangangailangan. Iba-iba po ang ating dinudulog. Kaya't iba-iba din po ang hamon sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sa atin lamang po ay magiging bukas, ang magiging totoo kung ano talaga ang magbibigay sa iyo ng lubos na kagalakan at pananahan ng Diyos sa buhay at doon magsisimula na tanggalin kung ano mang nakagapos na hindi ka naging malaya sa pagsunod mo sa ating Panginoong Jesucristo. At doon natin ganap na makita ang ating sarili na totoo nga na sumunod tayo sa ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ng mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan sa bawat kailangan ating itutugon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at sa pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sarili, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao, naway
matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap ng kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan. At ang mga yumao nating kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, pangbulintain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas, sa pagpupuri namin iyong nakikinabang, ay kami rin iyong pinakahirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ninyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ninabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Pagpunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at awag ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulot po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tanginan niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali na ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo salatman ako sa lahat, salatman ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya na hantong ay payapa at may galak sa maalab na utyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa aking patnubay, diwas sa paglalakbay, sandigan, lakas at laging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ng panindim. Sa gunita dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, ang gantimpala ko'y ikaw. Pag-asang natatanaw ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaaalalahanan po ang mga bumili ng Nazareno medalyo na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari po itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo po ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor.
at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inululog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.